Ngayon naman ang ituturo ko is paano ba gumawa ng affiliate link. So ganito po 'yon. For example, punta tayo sa ating dashboard. Ganito naman po ang paggawa ng ating affiliate links. Kasi kung hindi po kayo gagawa ng affiliate link, tapos kung may gusto kayong i-share na product, for example, ito, ikakopy nyo lang po 'yan, tapos 'yan copy, and then pupunta kayo kaagad sa inyong Facebook at ipipaste nyo po dito kaagad, wala po kayong commission na kikitain. Pag ganyan po yung shinare nyo sa inyong dashboard, ayan, direct na po kasi sila kay Lazada niyan. So, walang mapupuntang commission po sa inyo. So, as an affiliate marketer, kailangan ganito po yung gawin ninyo para may makuha kayong commission. Punta tayo dito sa ito, like for example, hanap tayo ng product na gusto natin i-share. Example, ito. Ito yung gustong-gusto mong i-share. Sa mga friends mo, maaring naghahanap sila ng mga empty hanging car perfume 10ml clear bottle with wooden cap. Diba? Ito yung mga isinasabit sa mga sasakyan na may pabango, ganyan. So, gusto mong i-share ito kasi maraming naghahanap. What will you do is click that. Hindi yung link ha, etong title nito, ito. Yan, empty hanging car perfume. So, click mo yan, copy mo yung pangalan. Then, pupunta ka ngayon sa affiliate dashboard mo. So, nandito ka ngayon, pupunta ka sa products linking. And then, bonus products link, products promo link. Bakit wala yung ano? Product linked. Dapat may product linked eh. Ah, okay. So, siguro guys is dahil hindi pa to approved. Okay, pag hindi pa kasi approved guys, hindi ka pa pala pwedeng mag-share. Kasi nga naman, di ba? So, kapag kaganyan guys, ito yung pala tandaan pala kapag ka hindi pa. Okay guys, so ito yung aking dashboard as an approved or certified Lazada affiliate. Kung makikita nyo dito sa my products linking, meron ditong products link. Okay, pag hindi pa approved, products linking, ito yung hindi pa approved guys, ito yung kakagawa lang natin. Dito sa may products linking ng hindi pa approved, bonus products link at saka products promo list. Yan lang yung makikita po dyan. While kapag ka-approved na, merong bonus products link at saka products promo list. Ito yung wala. Ito kasi yung gagawa tayo ng affiliate link. Once na-approve na po kayo at meron na dito ang products link, ganito ang gagawin po ninyo. For example, ito yung gusto mong i-share sa Facebook mo para maklik ng mga friends mo at magka-commission ka. I-copy natin itong pangalan ng item. Yan, copy. And then pupunta tayo sa ating products linking and then choose products link. And then dito sa may keyword, i-paste natin dito yung pangalan ng item na gusto nating i-promote. Ayan nga, empty hanging car perfume. And then, i-click natin ang search. Ito yon, empty hanging car perfume. Makukuha natin dito na commission is up to 6%. Oh, di ba medyo malaki? Kasi yung iba 4%, 4%. So, piliin nyo na lang po yung may pinakamalaking commission. So, ang gagawin natin, i-click lang natin to. And then, makita nyo yung green na check dyan. Then, i-click natin itong get link dito sa baba. Ito, to. Dito sa may bottom right corner. Get link. Tapos, dito sa part na to, yung sub-affiliate ID, pwede tayong maglagay dito ng saan ba natin siya ipopost. Okay, so ipopost natin dito sa FB newsfeed. Ganyan. Sub ID number 1 is, ano ba yung ipopost natin? So, yung car perfume bottle. Ano po ba yung kahalagahan ng paglalagay nitong mga sub ID na to? Para malaman natin kung saan nanggagaling yung mga traffic once na i-review na natin yung report dito, oh. Dito sa may report, ayan. Dito sa may conversion report, pag niklik natin to, makikita natin yung kung saang part ba nang galing yung mga naging conversion natin. Diba, may benta tayo dyan, magpapakita dito, may commission tayo.
Uy, saan ko kaya sinare yun? Ano kaya yung niklik nila? Bakit ako may commission na ganito? Malalaman natin. Okay, malalaman natin kung saan banda nang galing yung ating sales. So, makikita mo doon, yung pinost ko pala sa aking Facebook wall. O, diba? Yung pinost ko pala na car perfume bottle. Yung pala yung pinanggalingan ng click. Kasi alam nyo guys, hindi naman ibig sabihin na clinic ng isang friend mo, yung post mo na to, tapos ito rin yung bibilhin niya. Pwede kasing iba yung bibilhin niya. Nag-post ka nga ng ganito, car perfume bottle, tapos pagdating niya sa Lazada, bumili naman pala siya ng damit. Wala naman akong pinost na damit. Bakit siya bumili ng damit tapos may commission ako? So, malalaman mo ngayon na nag-click pala siya sa pinost mo na car perfume bottle. Okay? Yan yung kagandahan niyan. Pag nakagawa na po kayo ng ganito, kung ano pa yung mga gusto mong palatandaan para matrack mo or matrace mo kung saan nanggaling yung mga clicks, ayan, you can put up to 6 sub-ID. Para maalala mo ng husto kung ano yung mga pinopost mo na kiniklik ng mga tao. Kasi pag alam mong maraming nagkiklik yun, uulitin mo. I-post mo naman ngayon sa iba't ibang groups or kung saan mang social media website, ba? Diba? Yun yung maganda dyan. Kasi kung alam mong patok pala yung pinost mo na ganito, adi mas marami pang taong magkiklik kung ipopost mo naman siya sa ibang website. Okay? Pag nakalagay ka na ng ganyan at satisfied ka na dyan, i-click mo na ngayon ang submit. Ito na yung ating affiliate link. Okay? Kung nakikita nyo guys, mahaba po siya. So, ang tao kasi kapag ka nakakita siya ng link na mahaba, iisipin niya ngayon yan ay isang baka virus, ganyan, o kaya naman ay phishing site. So, kailangan nating liitan. Although, nandyan naman yung Lazada. Okay? So, kung gusto mong mas maiksi at mas professional tignan, paiksihin natin siya. Gagamit tayo ng shortening link. Pipindutin lang natin itong copy tracking link. Pwede na natin itong i-share actually. Pero kung gusto mo lang ng mas maiksi, pwede nating gamitan ng Bitly. Ito, Bitly. So, medyo matrabaho lang sa Lazada, guys, kasi may pabitli-bitli pa tayo. Pero pwede naman na tong ito. Tingnan mo kung anong itsura niya pag share natin na hindi natin iniksihan. Okay, ito yung link na direct kay Lazada. Wala tayong makukuhang commission dito sa link na to. Ito, wala tayong commission dito kasi direct to from Lazada. Ngayon, itong affiliate link natin, ito na siya. Okay, ito yung may commission tayo. Pag clinic natin to, mapupunta pareho doon sa perfume bottle. Pero ito, meron tayong commission. Kasi nandiyan, merong hanging car perfume clear bottle with wooden cup. Tapos, ito yung nilagay natin na palatandaan. Ito, FB newsfeed, car perfume. Pwede rin yung ilagay yung pangalan nyo dyan kung gusto nyo. At kung nakikita nyo guys, di ba, napakahabang link. E anong iisipin ng ibang tao, lalo yung mga hindi maalam sa mga ganitong bagay? Di ba mukha siyang parang phishing site o kaya baka virus, ganyan. Okay, gagamitan naman natin ngayon ng Bitly. Once na nandito na tayo sa may bitly.com, i-scroll down lang natin pababa and may makikita tayo dito na shorten your link. Dito na natin i-paste yung nanggaling dito sa eto. Diba? Kinopy-paste natin dyan. Copy. And then punta tayo kaagad kay Bitly. Ayan. Paste. O, andyan na yung mahabang-mahabang affiliate link natin. So, i-shorten natin. Click shorten. Diba? Yan na lang siya, Okay, so i-copy na natin ito at ito ang ating i-scatter sa social media para magkaroon tayo ng commission from Lazada. Copy. Punta na tayo ngayon sa ating Facebook wall. Okay, ito yung ating Lazada affiliate na long version. Ngayon, papalitan natin siya ng short version. I-paste natin. Ayan na siya, guys. As you can see, shorten na siya, mas professional na siyang tignan. Pero ang mapangit kasi ngayon kay Lazada, hindi na nag-a-appear yung thumbnail or yung preview ng product, guys. Wala nang... So, ang gagawin na lang natin, kung ano yung senior natin na product. Okay, diba, ito yung senior natin na product. Ang gagawin na lang natin dyan is picturean or screenshot. So, dito sa post natin na affiliate link, add to your post, lagyan na natin ng picture. Edit natin yan, kunin lang natin yung picture ng bottle. Crop. Save. Then, pwede na, 'di ba?
picture na lang nung bottle. Open. Dan-dan-dan-dan. Ayan na siya. Nandyan na yung link mo. Yan naman yung link nung bottle. Eh, hindi pa pwedeng i-post yan. Kasi ano naman yan? Anong meron dyan? Diba? So, lagyan naman natin ng caption. Okay? So, ilagay natin dyan ang empty hanging car perfume 10 bottle. Copy lang natin yan. Ilagay natin dito. Kung gusto nyong kopyahin yung full details, pwede rin. Ito siya. Product details of empty hanging. Copy na natin yan. Copy. Then, balik tayo dito. Paste. Ano naman itong link na to? Anong gagawin nila dyan sa link na yan? E di syempre, ilagay mo dyan, buy the bottles here. O di, naintindihan na ngayon ng friends mo sa Facebook na you're selling this perfume bottle. Okay, so malinaw na ba? Ayan, yan yung information ng tinitinda mo or pinipromote mo. Tapos, ito yung link saan siya mabili. And then, they have the idea of what is that all about. O, diba? So, kompleto na ba? Pwede na? Pwede na. I-post na natin yan. Post. So, ayun na yung ating affiliate post. Ito na yung pinopromote natin na Lazada links. Okay, so kung sino man sa mga friend mo na magki-click dito, okay, so try natin i-click itong link kung mapupunta ba talaga dito sa perfume bottle na to. Let's try. Oh, diba? Napunta na siya dyan. Oh, as you can see guys, andyan na tayo. So, ganun lang po kasimple kung paano kayo mag-promote ng Lazada affiliate links. Kahit sino na magki-click dito, mapupunta sila dito. Pero ang kagandahan niyan guys ay, kahit hindi naman ito yung bibilhin niya, ay, ang pangit naman. Di, nag-scroll-scroll ngayon siya. O, nakita niya dito sa banda ditong kanan, dito sa kanan ang, kasi may mga factors like, oh, walang ratings. Kasi alam naman natin, pag bumili tayo, tinitingnan natin yung ratings, ganyan. Ayan, kung may mga bumili na ba. So, nakita niya, ayoko tong bilhin kasi wala pang bumili. Kasi ganun ako guys eh. So, kung mag-promote din kayo ng product, mas maganda yung mga may ratings na. Merong good feedbacks. Nakita ngayon ni friend mo sa Facebook na ayaw niya to kasi wala pang bumili. Nakita niya itong sponsored products dito sa right side. Yan ngayon yung ni-click niya. Nakita niya may 4 ratings and then may mga bumili na kasi syempre nag-rate sila, 'di ba? So, may mga bumili naman at nagbigay sila ng 5 stars. So, ibig sabihin, maganda, legit yung products. At ngayon, he or she decided na ito yung bibilhin niya. Buy now. Ang tanong, may commission ka ba? Eh, hindi naman yung pre-promote mo ang binili niya. Ang sagot dyan is, yes! May commission ka po kasi nakapasok siya sa Lazada sa pamamagitan ng link mo. So, once na nasa Lazada na siya, kahit ano pa ang bilhin niya dyan, magkaka-commission ka pa rin kasi nag-click siya sa link mo. Kagandahan nito guys is, yan, ito guys, oh, 7 days din. So, once the affiliate link is clicked, the user device ID is tracked for 7 days. The affiliate who owns the last affiliate link clicked by the customer will receive a commission regardless of what the customer clicking other channels links before the placement of orders. So, ganun guys ang kalakaran ng Lazada affiliate. September 13, nag-click si friend mo dyan. Napunta siya sa Lazada. Ang ginawa niya ngayon, nakita niya, hindi siya bumili. Ni-close niya lang, clean-close niya lang yan. And then, she decided on, sa September 18, nag-direct siya ngayon sa Lazada. Ang ginawa niya, in-type niya lang dyan ang Lazada. Lazada.com. Dumiretso siya sa Lazada. Siya sa Lazada website o kaya naman ay sa Lazada application. Yung Lazada mobile application, dumirekta siya doon. Wala na siyang i-click na ibang links sa Facebook. At nag-decide siyang bumili ng kahit na ano pa rin. Kahit hindi yung ni-click niya na perfume bottle, basta bumili siya. Within 7 days, mula nung ni-click niya yung links mo, magkaka-commission ka pa rin. Yun yung ibig sabihin ng 7 days. Sa 7 days na yan, basta sa'yo yung link na last na pinindot ng user sa social media, magkaka-commission ka. Pero kung ang nangyari is, nag-click siya sa link mo, yan, ni-click niya itong link mo, nag-add to cart siya, tapos hindi naman siya bumili.
And then kinabukasan, may nakita siyang ibang link ng ibang affiliate. O, tapos doon pa lang siya nag-decide na mag-check out. Yun yung masakit kasi hindi na mapupunta sa iyo yung commission. Kundi doon sa last na ni-click niya bago siya nag-check out. Okay? Sabi niya kasi diyan, who owns the last affiliate link. Okay? So, ang kagandahan niyan is, sa ibang affiliate link siya nag-click, tapos nag-add to cart siya ng marami, pero hindi siya bumili. And then nakita niya yung affiliate link mo. Yan, nakita niya yan, for example. And then doon din siya nag-decide na mag-check out. Eh di sa'yo napunta lahat yung commission. And vice versa. Ganon. Okay, basta sa'yo yung last na na-click, tapos saka siya bumili agad-agad, mapupunta sa'yo yung commission. Kahit 7 days pa yan, guys. Marami kasing mangyayari pa sa 7 days. Kasi pwedeng makakita pa rin siya dyan ng iba't ibang links na ikiklik niya kahit nakapag-add to cart na siya gamit ang link mo pero hindi pa siya nag-check out. Ayun. So, yun lang yung pangit. Kaya ang advice ko sa inyo, sipagan nyo ang mag-share ng links on the sale day. Kasi kapag ka-sale, for example, sa mga 2-2-3-3 sales, mga grand day sale, mga 12-12-11-11, ganyan. On the day mismo, dun kayo mag-ano, or sa 40, the night before the sale day, dun kayo magsipag na mag-share ng mga affiliate links. Kasi, automatic yan, guys. Bibili sila kasi nga sale na, di ba? Once na nakita nila yung pinost mo na link, napunta sila sa Lazada, nag-add to cart sila, and then check out agad. O di sa'yo mapunta yung mga commissions, di ba? Okay, so yun lang, guys, ang aking tips and advice and tricks na rin. Kung tingin nyo mas masipag kayo sa akin at tingin nyo kayang-kaya nyo tong diskartehan, go for it. Kasi libre to, guys. Effort nyo lang talaga. At saka kung palagi naman kayong online, naka-internet kayo, eh singit nyo na rin ang pag-share ng mga links. Kasi sayang din naman yon. Papakita ko na rin sa inyo yung naging journey ko nung ako yung nag-apply. Kasi hindi naman agad-agad na-approve yung ating application. Okay, so nag-apply po ako nung December 27, 2019. Tapos, ito yung naging reply nila noong December 27. Na-approve ako noong January 2, 2020. So, yun po yung duration ng aking application hanggang sa approval. So, yun lang guys ang ating tutorial for today. At kung nagustuhan nyo po, please give this video a thumbs up. At kung may mga additional question pa po kayo, please leave your question down on the comment section below. Try natin sagutin yan sa ating next video. So, see you on my next one. Bye!